Nagpahayag ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tatlong malalaking sektor ng agrikultura dahil sa inilabas na direktiba na nagsususpinde sa iba't ibang mga fees o bayarin sa pagtatransport ng mga agricultural product patungo sa mga pamilihan. Ayon kay Orly Manuntag, ang tagapagsalita ng Grain Retailers Confederation of the Philippines o GRECON, na malaking tulong at kaluwagan ito sa kastusin ng mga nagdadala ng produkto gaya ng bigas, gulay at iba pa. Aniya, ang taong bayan din ang lubos na makikinabang dito dahil magre-resulta ito ng pagbaba sa presyo ng mga bilihin na galing sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Salamat kay Pangulo dahil ito pa ay napakalaking tulong sa lahat po ng ating agriculture sector na naghahanap buhay po. Eh napakalaki po itong aluwan at kabawasan sa mga gastusin po, lalo na ho ngayon lahat po halos ay nagtataasan. Pangunahin nga po yung ating agricultural products, lalo na po sa bigas at sa iba pa ho mga produkto po. Ito pong EO41 na to, napakalaking tulong po nito at makakabawas po sa mga gastusin namin. Kailangan po namin ito ma-transfer din po sa presyo din po na halimbawa po ng bigas. Kung magkano rin po yung madi-discount natin, parang nasa ganun po, maalwanan din po yung ating mga consumers para din po dito at makinabang din po ang lahat. So muli po, ito po ay napakalaki. Ang GRECO ng pinakamalaking asosasyon ng mga rice retailers sa Pilipinas na mayroong mahigit 60,000 mga miyembro. Pasasalamat din ang pahayag ng iba pang grupo tulad ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM at grupong Goldmine Farm to Market, kung saan co-founder at tumatayong CEO din si Manuntag. Sa ngayon ay agad na magpapatawag ng pagpupulong ang GRECON, PRISM at Goldmine Farm to Market para sumahin kung magkano ang nararapat na ibababa sa presyo ng kanilang produkto. Sa ilalim ng EO number 41, inatasan ni Pangulong Marcos ang lahat ng mga LGUs na ipatigil ang koleksyon ng kahit anong pass-through fee sa lahat ng sasakyan na nagdadala ng paninda at kalakal. Kabilang dito ang koleksyon ng sticker fees, discharging, delivery, market fees, toll fee, entry fees, mayor's permit fees at iba pa. Giit ng GRECON, PRISM at Goldmine Farm to Market, magandang idudulot ng EO number 41 sa kanilang hanay at sektor ng agrikultura dahil senyales ito na naiintindihan ng Pangulo ang kalagayan ng mga maliliit na nagninegosyo sa bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!